Network Development Officer, Mr. Bong Mangahas. Palakpakan natin. Grabe, so guys, this is a new year. Bagong taon, bagong pag-asa. And this training yung tinatawag na jumpstart na kung paano natin sisimulan ang ating negosyo, ang ating buhay ngayong taon na 2021. Na alam naman natin, no, 2020, marami hong challenges na dumaan sa buhay ho natin. Pero ang maganda ho niyan, hindi naman ho natatapos doon. And we are so thankful. Why? Kasi nakita natin yung ganitong negosyo and life must go on. Life must move on, 'di ba? Ika nga, sabi nila, hindi naman diyan natatapos eh, 'di ba? Sabi nga eh, tough times never last, but tough people do. Yung mga yung hirap, yung challenges sa buhay, hindi ho natatapos 'yan eh. Tama? Pero ang mga taong matitibay, 'yan ang mga natitira. Katulad nga sa negosyo natin, 'di ba? Sinasabi natin dito na hindi naman matira matibay eh. Sinasabi natin dito ay matira mayaman. Why? Unang-una, wala naman ho talagang madali. Lahat ng bagay, sa umpisa, mahirap. Pero pag lagi mong ginagawa, natututunan mo siya, lahat ng mahirap ay kusang dumadali. Now ang topic ni Sir Bong Mangahas is commitment to succeed. Ngayon, ang title ho ng topic ko ngayon is attitude of gratitude. Na marami ho sa ating tao, sa totoo lang, nakakalimutan ho ito. But guys, gusto kong sabihin sa inyo, this is a very important thing na kailangan nating malaman. Why? Because gratitude is a magnet of blessings. Ulitin ko, gratitude is a magnet of blessings. So bago ako magsimula, meron lang ho kong papakita sa inyo na isang saying. Okay? Yan. Gratitude is the healthiest of all human emotions. The more you express gratitude for what you have, the more likely you will have even more to express. Ano ba ibig sabihin yan? Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga kanina, sa dami ho ng challenges na dumadaan sa ating buhay, mostly, ang naiisip po natin or napofocus tayo doon sa mga bagay na hindi magandang nangyayari sa ating buhay. Pero guys, gusto kong sabihin sa inyo, despite sa challenges na yan, okay, marami pa rin magandang bagay na kailangan nating ipagpasalamat. Okay? Ipagpasalamat sa pinakataas, sa ating pinaka-grand upline. Why? Kasi dyan ho nagsisimula ang ating magandang buhay. And most of the successful people, they have a gratitude of attitude. Meron ho silang attitude na gratitude na lagi ho silang nagpapasalamat. They always think positive. Na sa totoo lang ho, na minsan, parang, di ba, ang hirap eh. Kasi unang-una, sa sitwasyon na nangyayari sa atin. Pero kung titingnan mo, all negative things, you can turn it into positive way. Okay? It's all in the mind. Nasa mindset kasi natin yan na kung titingnan natin ang isang bagay. Okay, so ito po yung slides ko. Pakita ko sa inyo. Gusto ko sabihin sa inyo, meron hong 4 A's of gratitude. Okay, 4 A's of gratitude. Number 1 is the appreciation. Okay, na minsan nakakalimutan ho natin to. Okay, basahin ho natin. Making a habit to express thankfulness and appreciation in all parts of your life on a regular basis for both big and small things. So, minsan, mga bagay na nakakalimutan natin, di ba? Sabi ko nga kanina, minsan, naiisip natin, ang hirap ng buhay, maraming nawalan ng trabaho, tama? Maraming natanggal sa trabaho, maraming naghihirap, pero kung titingnan ho natin, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Ano yan? Yan yung naiisip mo ba na pag gumigising ka sa umaga, na may bago kang pag-asa? Tama? And that's a gift. And we need to thank for that. Na pag gumigising tayo sa umaga, oh, thank you Lord, nagising na naman ako. Bakit marami ho natulog? Alam mo yun? Pag natulog, later on hindi na ho nagising. So it means, pag ikaw nagising ka sa umaga, be thankful. Be thankful. Why?
It means, sabi nga, pag may bagong umaga, meron pa rin bagong pag-asa, meron pa rin bagong opportunity. So minsan ba, sa mga nanonood ngayon, naiisip mo ba na paggising mo ay kailangan mo magpasalamat kasi nagising ka? Or paggising mo, ang naiisip mo kagad ay yung mga negative, yung utang, yung hirap ng buhay, kung anong ulam mo, di ba? Kung paano ka makakabayad ng kurinti, ng tubig, tama? O ng mga bills na yan. Pero guys, first thing you do pagising sa umaga, you need to be thankful. Why? Because you wake up. Nagising ka. Okay? Ito yung mga bagay na kailangan mong pasalamatan. Number two, yung breath, yung hininga. Di ba? Subukan nyo. Inhale, sa mga nanonood, inhale, exhale. Inhale, exhale. Di ba? Di ba dapat pasalamatan mo? Bakit? Kasi ikaw ay may hininga. Bakit? Marami ho ngayon nasa ospital. Ano? Naka-intubate. Okay? Bumibilis na ang hininga nila ay nakadepende sa oxygen. And you, ikaw na nanonood ngayon, di ba, nakakahinga, maayos yung lungs mo, di ba, nakakahinga ka ng maayos, and you need to be thankful for that. You need to appreciate that. Tama? Na sa totoo lang ho, kasi pagka yung mga bagay na maliliit na na-appreciate mo, okay, natutuwa ka, diyan nagsisimula ang magandang ano tawag dito? Diyan nagsisimula ang magandang pag-iisip. Diyan nagsisimula kasi sa totoo lang pagka puro positive ang iniisip mo, edi puro positive din ang mapupunta sa iyo or maa-attract mo. Okay? Number three, your health. Okay? You need to appreciate and be thankful for your health. Kung ikaw ay walang sakit. Bakit? Sabi ko nga, marami ho nasa labas ngayon may sakit. Okay? Ikaw, malakas, pwede mong gawin pa rin yung mga bagay na nagagawa mo. Okay? So, that's thing. Meron, ano pa yung dapat natin ipasalamat? Your family and friends. Yung mga pamilya mo. Okay? Nandyan ka sa bahay mo ngayon. You need to be thankful kung kasama mo ang nanay mo. Kung kasama mo ang tatay mo. Kung kasama mo ang mga kapatid mo at ang anak mo. Bakit? Marami ho, wala ng nanay, wala ng tatay na nag-aaruga or nag-guide. Yung iba, mag-isa lang sa buhay. Tama? That's why you're so very thankful kung may mga, andyan yung mga mahal mo sa buhay. You need to appreciate, okay, yung mga magulang natin. Kasi sa totoo lang, minsan hindi natin maiiwasan, di ba, may mga conflict sa parents ho natin, no? Sa mga magulang, pero guys, lagi mong tatandaan, hindi ka naman lalabas dito sa mundo kung hindi rin dahil sa magulang mo. Okay? And your parents, your brothers or sister ko, bakit binigay sa yan? Kasi may purpose yan. May purpose yan at may matututunan ka dyan. That's why we need to be appreciative dun sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan ho natin na nasa paligid natin, sa mga uplines natin na dating ka-business partner mo lang pero ngayon kaibigan mo na. Okay? Sa mga downlines natin na kasama natin sa negosyo na ngayon ay mga kaibigan mo na. That we need to treasure every time, every moment na nakakasama natin sila. Bakit? Kasi ang magulang, ang mga mahal natin sa buhay, isang beses lang yan. At pag nawala, hindi na natin pwedeng ibalik. Na marami ho, maririnig mo, sinasabi nila, kung may babalik ko lang. Tama? Kung may babalik ko lang sa magulang ko, dapat ganito yung ginawa ko, and I'll do my best, I'll do whatever it takes para mapasaya sila. Yung mga bagay na nagsasabi nun, ay yung mga lumipas na ang mga magulang nila. But ikaw, kung nandyan pa ang magulang mo, okay? Give them happiness sa mga anak mo, sa mga kapatid mo. Paano mo sila mabibigyan ng masaya at magaan na buhay? Itong negosyo na pwede natin ginagawa. So, isa sa mga kito para mabigyan natin sila ng masayang buhay. Makabawi ho tayo. Di ba? And sa totoo lang nga, marami ho magulang o maraming mga anak, mga magulang na yung mga magulang nila, medyo, alam mo yun, hindi sila nakabawi. Hindi sila nakabawi, hindi sila
nakapag-return dun sa mga favor or sakripisyo na ginawa ng mga magulang nila. Kaya dun sa mga anak na nandito, kung nandyan ang magulang mo ngayon, i-appreciate mo. Dun naman sa mga magulang na nandito ngayon, kung nandyan ang anak mo, i-appreciate mo yung anak mo. Okay? Next, your senses. Okay? Kailangan magpasalamat tayo sa senses natin. Bakit? Marami nga ngayon walang panglasa. Tama? Diba? Pag walang panglasa, naku, kinakabahan ka na. Bakit? Baka mamaya may COVID ka na. Tama? Yung iba, natatakot kasi walang pang-amoy. Okay? Ano yun? Yung sense of seeing, sight, sense of smell, sense of taste, sense of touch, ano pa ba? Sense of hearing, tama? Bakit? Marami hindi nakakarinig ng magandang musika. Hindi nakakarinig ng magandang mga words of wisdom. And you're so very thankful. Why? Kasi ikaw, yung senses mo kompleto. Tama? Pero marami naman. Marami, no? Hindi kompleto, pero na-appreciate nila yung ano, yung buhay na meron sila. That's why they succeed. Parang si sino to? Bujik-jik ba yun? Sino yun? Sino yun yung putol? Si, di ba? Pero successful siya. Tama? Oh, it means, sample lang natin, si Sir Albert Gumisad. Correct? So, marami hong tao, di ba, nagre-reklamo kasi yung binti nila payat. Buti nga ikaw, may payat na binti. Yung iba, walang binti. Di ba? Yung iba, nagre-reklamo kasi yung skin nila, di ba? O yung iba nagre-reklamo kasi yung mata daw nila malaki katulad sa akin. Buti nga may mata, yung iba wala, walang makita. Tama ba? So ano hong point ko? Dapat kung ano man yung meron ho tayo, dapat pinasasalamatan natin. And once na nagpapasalamat ka at na-appreciate mo yung mga bagay na meron ka, you'll become happy. And yan ang sikreto para sa umasenso. Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Kasi pagka ikaw ay hindi masaya sa kung anong meron ka ngayon, okay? Na hindi mo na-appreciate yung mga bagay na dapat maliliit na malalaking bagay na yan na dapat na meron ka na hindi mo na-appreciate, dyan magsisimula yung tinatawag na loneliness. And paano mo magagawa ang negosyo kung ikaw ay nalulungkot? Pero magagawa mo ang negosyo pag na-appreciate mo yung mga maliliit na bagay na nakapaligid sa'yo. And you'll become happy. You'll become energetic. Tama? And lahat ng bagay na mahirap ay magiging madali. In short, mag-i-enjoy ka. Why? Because na-appreciate mo yung mga bagay na nakapaligid sa'yo. Okay, next. Your nature. Yan. Okay. Di ba marami, pagka sobrang init, nagre-reklamo. Ang init ng araw, correct? Nagre-reklamo sila, mainit. Pero be thankful, bakit mainit? Alam nyo, nung nasa Korea kami, Diyos ko po, sobrang lamig. Di ba? Sabi namin, nung nando kami sa Korea, negative 8 ho ang lamig, no? Negative 8. Di ba? Sa Baguio, pag 16 lang, sobrang lamig na eh. Tama? Sa Korea, negative 8. Alam nyo, nung nando kami sa Korea, na-appreciate namin yung Pilipinas. Bakit? Kasi sobrang lamig na halos parang yung kuko mo matatanggal na sa daliri mo sa sobrang lamig. That's why nung umuwi kami rito sa Pilipinas, alam mo yun, sobrang sarap ng hangin, 'di ba? Yung init napaka sarap tumatama sa balat, pero maraming tao, alam mo yun, pag sobrang init nagrereklamo. Pag sobrang ulan naman, nagre-reklamo din. Di ba? Parang pag ginagawa yung negosyo, applied ako makapunta ng office. Bakit? Kasi umuulan eh, itong ulan na to. Tama? Sinisisi pa yung weather. Okay? Applied ako makapunta ng office, ako makati ng training. Bakit? Kasi sobrang init. Okay? So alam nyo guys, sa totoo lang, no? Dalawa lang naman ang weather sa atin. Kung di umuulan, mainit. Tama? And kailangan ma-appreciate natin pag umuulan, di ba? Pag umuulan, alam mo sa totoo lang, gusto ko nga ma-experience uli yung pag umulan, yung maliligo ka sa labas. Alam natin yan. Dahil usually hindi na natin na-experience yan.
Pero nung mga bata tayo, pag umuulan, di ba, gusto natin yung naliligo tayo sa ulan. Naghahabulan pa tayo ng mataya-taya. Tapos, di ba, yung naliligo ka doon sa imbornal na malapit sa inyo, swimming-swimming ka doon, di ba? So, guys, pag umulan, be thankful. Pasalamat ka, at least umulan. Pag may araw, pasalamat ka. Di ba? Parang meron akong kakilala. Nung time na nagkasakit, nauso yung COVID, no? Yung pandemic na yan. Di ba sinasabi ng mga doktor na kailangan magpainit ka? Kailangan magpaaraw ka? Tama? Etong kakilala ko na to, hindi siya nagpapaaraw. Bakit? Kasi nagpapaputi siya. Nagpapaputi siya. Eh, nung time na nagkaroon siya ng parang trinangkaso siya, so syempre, natakot siya na baka mamaya, baka may COVID na siya. Alam mo, maputi ito, ayaw niya nagpapaaraw. Nagpapaaraw siya ngayon. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, ngayon ko na-appreciate yung araw, yung sun. Tama? Kaya alam niyo guys, sa totoo lang, yung mga maliliit na bagay na yan, yung nature, yung puno na nasa kapitbahay niyo, o yung puno sa bahay niyo, okay? Yung mga higad, yung mga ipis, o kung ano mang mga insekto na yan, okay? Pasalamat ka at meron yan. Bakit? Kasi sa totoo lang ho, minsan nga nagbibiro kami, pinapatay nila yung, pag may nakakita ng ipis, ang program ng tao, pag nakakita ng ipis, tinatapakan nila, pinapatay nila. Sinasabi ko, huwag mong papatayin yan. Bakit? Kasi yung mga ipis na lumalabas, na nakikita mo sa labas, okay, na naglalakad sa kalsada, mga tatay yun, mga male na cockroach yun. Bakit? Kasi naghahanap yun ng pagkain para sa pamilya niya. Kaya huwag mong papatayin. Okay, ngayon, marami sinasabi na tao daw, di ba? Tao daw ang most dominant creature sa mundo. Tama po ba? Tao daw. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi ho tao ang most dominant creature sa mundo. Lahat ho. Okay? Bibigyan ko kayo ng sample. Even the pig ay pwedeng maging dominant. O kahit ano man. Bakit? Kasi yung tinatawag na food chain, okay? Imagine ninyo ha, pag nawala ang baboy, okay? So, pwedeng wala kang makain. Walang lechon. Tama? Kung mawala ang aso, di ba? Ano pa ba? Kung mawala yung mga daga sa paligid natin. Kasi food chain yan eh. Di ba? Yung mga insekto, kinakain niya ng mga butiki. Okay? Pag ang insekto nawala, mamamatay ang mga butiki. Ano ba kumakain sa mga butiki? Genesis, ano ba kumakain sa butiki? Di ba? Kain ka ng kain. Tama? So, alam, nagigets niyo po ba yung point ko, guys? Na lahat ng bagay na nandito ngayon sa mundo natin, ay we need to appreciate even the small thing, the nature, the insect, the animals na meron dito. Okay? Kailangan natin siyang ma-appreciate. Ano pa? Yung internet. Yan. Okay? So, because of internet, yung tinatawag na innovation, di ba? Ngayon, nagkakaroon ka ng, pwede ka nang mag-present ng business online. Okay? Yung innovation na you can communicate easily with your loved ones through online. Bakit? Noong unang panahon, napakahirap po. Di ba? Pansinin nyo ho noong unang panahon, ang communication para makapag-invite sa kabilang baryo. Kung ano nyo po ito, noong unang panahon, ha? Ano ba ang ginagamit nila para mag-invite ng mga kaibigan at kapitbahay sa kanilang tribo? Anong ginagamit nila? Usok. Tama? Nagpapausok yan. Na nagpapakita na nag-i-invite ang kabilang tribo. Okay? So, syempre, nagkaroon ng innovation. Anong nangyari? Anong sumunod? Mga ibon. Di ba? Yung mga ibon. Nagpapadala ng mga sulat, pinapalipad, pumupunta, umuwi yung ibon, yung mga kalapati. Tama? So, medyo matagal. Bakit? Una, nakita yung problema. Natirador yung kalapati, namatay, hindi na nakabalik. Nag-innovate ngayon. Ano nangyari? Di ba? Medyo fast forward tayo. Nagkaroon ng mga telegrama. Okay? That's innovation. Telegrama. Okay? Nagpadala ng sulat yung katulong niya sa amo niya na nasa ibang lugar. Ate, umuwi ka na. Nasusunog po yung bahay natin. Di ba?
Eh nung dumating yung sulat, dun sa amo niya, sunog na yung bahay. Okay, so mabagal, nakita ngayon, ano ba yung mga naging innovate, nagkaroon ngayon ng tinatawag na telepono. Di ba? Tumatawag na ganon. Hello? Okay. Ang problema, pag wala yung tao sa bahay, hindi mo rin makakontakt. So nag-innovate ngayon. Ano yung innovation na nangyari? Nagkaroon ng tinatawag na pager, yung beeper. Correct? Di ba? So ibibip ka para kung may message sa'yo. Kaya lang pag may nag-message sa'yo, ang kailangan mong gawin, maghahanap ka pa rin ng telepono para matawagan mo yung nag-beep sa'yo or yung nag-page sa'yo. So nakita ngayon nila yung challenges. So nagkaroon uli ng innovation. Ano? Nagkaroon ng cellphones. Tama? Di ba yung cellphones na malalaki? Yung, di ba? Yung parang kudkura ng yelo? Di ba? Eh, imaginein mo ngayon ang tao. Actually, mas marami pa ang cellphone ngayon kaysa sa tao eh. Bakit? Kasi isang tao, dalawa telepono, tatlo telepono. Di ba? So imagine mo kung tatlo telepono mo, tas ganun kalalaki, parang kudkura ng yelo. Di ba? Parang ang lineman ng Meralco. Tama? So nakita yung malalaki. Okay? Yung mga battery, parang naka-backpack pa. Nagkaroon uli ng innovation. Okay? Ang nangyari, yung cellphone pinaliit. Pero one-liner lang. Nagkaroon ka ba nun? Yung cellphone na one-liner lang na ganun. Pagka nalagpasan mo, iulitin mo. Ay, mali, mali. Hindi ko nabasa. Uulitin mo uli. Diba? So, nag-innovate. Nagkaroon ng three-liner, four-liner na telepono. Nagkaroon ng telepono na may camera. Correct? Ngayon, yung telepono, pwede ka nang makipag-usap. Pwede ka nang makipag-zoom. Alam nyo, because of innovation, pasalamat tayo dyan, ano? Darating ang time. Believe me. Pag may kausap ka, hello? Asan ka? Andito ako sa Makati. Ah, ganun ba? O sige, ibababa mo yung telepono, darating ang time yung telepono mo na sasakyan mo, papunta doon sa pupuntahan mo. And that's innovation. Just like internet. Okay? We need to be thankful sa internet. Just like sa Facebook. Okay? Marami sa totoo lang. Gusto kong sabihin sa inyo, no? Na we need to use Facebook sa business ho natin. We need to use Facebook responsibly. Nang responsable. Okay? Bakit po? Marami ho, gusto kong sabihin sa inyo na ang Facebook, siya po ang lugar na kung saan napakaraming kalungkutan. Na Facebook ang number one na chismoso-chismosa. Okay? Na dyan nagsisimula sa Facebook ang mga inggit. Tama? Paanong inggit? Diba? Makikita mo sa Facebook, yung mga pinupost ng kaibigan mo, ng classmate mo na ano, na nagta-travel sila, na masarap yung buhay nila, masarap yung pagkain nila, lagi silang naka-chelpy-chelpy. Tama? Pero gusto kong sabihin sa inyo, 90% mostly ng pinupost ng tao sa Facebook ay yung 90% at 10% na magandang nangyayari lang sa buhay nila. 10% lang. Okay, masarap ang kinakain, nagta-travel, but 90% na nangyayari sa buhay nila, hindi alam. Anong point ko? Mostly ng mga nagpo-post sa Facebook, ang hina-highlight lang nila ay yung mga bagay nang nangyayari sa buhay nila. Pwede, hindi naman nila pwedeng i-post doon. Minsan may nagpo-post yung aawayin yung asawa, 'di ba? As aawayin yung boyfriend, walang yaka, hiwalay ka na, hiwalayan na kita. Lahat ng di maganda sinabi, pero after next day makita mo ang sweet-sweet uli. Tama? Tinatamaan ka ba? O, di ba? Hindi ikaw yon yung katabi mo sa screen. So, anong point ko, guys? Huwag natin gawing madrama ang Facebook natin. This 2021, sa right direction, make use of our Facebook responsibly, make use of our internet responsibly para sa negosyo ho natin. Diba? Dulo sa mga may Facebook na mostly na noon ha, na nagpo-post ng mga kanegatiban o kung drama sa buhay, erase, erase, erase. Okay? Negosyante ka na. At gusto kong sabihin dito sa mga member natin sa Unified Products and Services, lalo na kung nagmamarket ka, internet, okay? Through online. Gusto kong sabihin sa'yo na pag may minamarket ka,
ang unang-unang titingnan nung prospect or nung client mo is your profile picture at yung mga pinopost mo. Tama? So dun sa mga nagninegosyo, iba na tayo ngayon, right direction ang gagawin natin. So we need to be thankful sa internet, yung Facebook natin, kailangan lilinisin na ho natin yan. Okay? Don't po, sabi nga, think before you click. Okay? Think before you click. Na kailangan ang mga pinopost mo dyan ay yung about sa business. Kung mas maganda, mag-create ka ng sarili mong account for business only and mag-create ka rin ng sarili mong account for your personal. Okay? Pero doesn't mean kung personal yan, eh magpo-post ka pa rin ng mga negative na posting. Lagi lang positive. Kasi yun na, alam niyo sa totoo lang, pag nababasa yan ng mga taong nakapaligid sa iyo, no? yung mga sumusubaybay sa iyo, kasi sa totoo lang sa Facebook hindi mo maiwasan, may mga taong nag-i-stalk diyan. Tama? Yung tinitingnan kung ano nang events ang nangyayari sa buhay mo. Correct? That's why it's very important sa mga member natin sa Unified at sa mga magme-member pa lang. Make use of our internet, the online, responsibly and be thankful. Pasalamat tayo sa technology na meron tayo ngayon, sa innovation. Next, ayun, yung sinabi ko kanina, time with your parents. Okay, be thankful at nandyan at kasama natin ang magulang natin. Kung katabi mo yung magulang mo, nandyan ang magulang mo ngayon, sabihin mo sa kanya, thank you, Nay. Thank you, Tay. Pag sinabi, ba't ka nagte-thank you? Eh sabi nung pogi sa speaker, mag-thank you daw. Tama? Bakit? Kasi baka mamaya, minsan may mga bagay na gusto mong sabihin sa magulang mo, hindi na nila marinig. Hindi na nila maramdaman. Kaya hanggat nandyan ang ating mga mahal sa buhay, ipakita na natin, iparamdam na natin, at sabihin na natin ang dapat nating sabihin. Okay? Next, yung bubong, roof of your house. Diba? Kung meron kang bahay ngayon, pasalamat ka. Kung nagre-renta ka pala ngayon, okay lang din, pasalamat ka pa rin. Bakit? Maraming tao ngayon, dinidemolish, walang bahay. Maraming tao ngayon, sa lansangan, makikita mo, pag umulan, mainit, nababasa, natutuyo sa araw, naiinitan. Okay? That's why you're so very thankful. Kasi meron kang kama na natutulugan. Meron kang bahay na nasisilungan. At meron kang mga magulang na nakakasama. Mga mahal sa buhay. Next, your business partner. Your upline, your downline. Be appreciative. Okay, be thankful sa upline mo na nandito ngayon at nagdala sa'yo sa Unified Products and Services. It doesn't matter kung meron mang mga hindi pagkakaunawaan. Normal yon. Sa mga magkakapatid, sa mga magkakamag-anak, nagkakaroon din ng misunderstanding. Sa upline, downline, sa business partner, sa magkakaibigan, nagkakaroon din ng misunderstanding. But we need to be mature this 2021. Okay? That we need to move on. We need to be thankful. Saan? Sa business partner natin, sa upline natin. Alam nyo ho, kami, sa totoo lang, ako, si Press Money, si upline, yung upline namin dati, si Sir Mike Ditan. Okay? Meron din kaming mga hindi minsan pagkakaunawaan dahil bakit? Tao lang eh. Pero despite sa mga kakulangan, hindi ho namin tinitingnan yung kakulangan ng bawat isa. Ang tinitingnan namin yung gratitude na pasasalamat na kung hindi dahil sa mga uplines ko na to, wala ho ako magandang buhay, wala ho ako ngayon sa harap nyo ngayon. Tama? That's why dun ho sa mga nandito ngayon na nanonood, be thankful sa mga upline. Be thankful to your upline. And upline, be thankful to your downline. Bakit? Kasi kung bakit binigayan sa'yo yung downline na yan, kasi may purpose. May purpose yan. And downline, kung bakit binigay sa'yo yung upline na yan, kasi may purpose yan. Marami nga walang upline eh. Tama? Pasalamat ka, meron kang upline na nag-guide sa'yo. Sabi nga, if your upline is weak, be thankful. Why? That's the time for you to step up. But if your upline is strong, still be thankful. Why? That's dahil merong taong mag-guide sa'yo. So it means that you need to be appreciative
sa mga bagay na nakapaligid sa iyo, sa business mo, sa Unified Products and Services. You need to be thankful. Why? Marami hong tao naghahanap ng opportunity, wala silang makita. Ikaw nakita mo na. Tama? Na kailangan ma-appreciate mo kasi pag na-appreciate mo ang isang bagay, doon ka magiging, doon ka gaganahan. Doon ka magiging masigla. Okay? Doon ka magiging energetic pag na-appreciate mo yung mga bagay na meron ka ngayon. That's why you need to be thankful kung meron kang Unified Products and Services, meron kang business. Ngayon, kung member ka na. Ngayon, kung hindi ka pa member at nanonood ka ngayon, still be thankful. Why? At least nakita mo na, yung iba hindi pa nakikita. Tama, member ka na, nakapag-paying ka na. You're so very thankful. Yung iba nakita lang, gusto mag-join, kaya lang walang pang-member. Kaya kung member ka na, pasalamat ka pa rin. Kasi iba gusto sumali, walang pang-sali. Pero kung wala kang pang-sali, pero nakita mo na to, you'll still be thankful. Why? Kasi sabi ko nga, yung iba nga, hindi pa nakikita. Ngayon, ito, alam mo to. Tama? That's why, bakit ka maging thankful? Noong mga panahon na hindi pa pandemic, kung sumasakay ka ng bus, sumasakay ka ng jeep, kung napapansin mo o kung dumating man, dumapo man sa iyong paningin, kung naobserbahan mo kung ano ang itsura ng mga kasabay mo sa jeep o sa bus. Di ba mostly, pagka nakasakay ka sa bus, anong makikita mo sa mga pasahero? Di ba mga nakaganito sa bintana? Yung iba nakaganito? Tama? Nag-iisip. Di ba? Habang nasa bus, nakaganyan, ang layo ng tingin. Alam mo, iniisip? Paano kaya ako makakabayad ng kurinti? Paano na kaya yung tubig? Ang tagal pa ng sweldo. Pilig, ano yun? Ano yun? Pecha de peligro na. Tama? Dumarating na si Judith. Judith ng bahay. Judith ng kurinti. Judith ng tubig. Tama? Ano mo, sa totoo lang, that's why you need to be thankful. Saan? Doon sa opportunity na Unified Products and Services. Bakit? Kasi nakita mo na. Tama? Maraming tao, hindi pa nila alam kung paano babago ang buhay, kung paano yumaman. Ikaw, nakita mo na. Anong gagawin mo? Tatrabahuhin mo na lang. Kaya lang, tatrabahuhin mo na lang. Ano nangyayari? Ang dami pa nating mga dahilan. Ang dami pa nating excuse. Upline, wala akong load. Negosyo mo, loading, wala kang load. Upline, wala akong internet. Alam nyo, yung mga ganitong bagay, dapat to pinaghahandaan. Dapat to, pag may mga ganitong training, okay? Dapat yung upline, kasi yung internet ko, naubos yung data ko, dapat naka-back up ka ng data. O kung wala ka mang internet ngayon. Why? Kasi itong mga ganitong training, although pwede mo siyang balikan, pero iba pa rin yung first-hand na napakinggan mo. Tama? That's why we need to be appreciative. We need to be thankful sa opportunity na meron ka ngayon, which is Unified Products and Services. And dun sa mga bago ngayon na nanonood na hindi pa member, you need to say thank you dun sa sponsor na nag-invite sa'yo rito. At you need to say thank you dun sa pinaka-grand apply natin na nasa taas. Why? Kasi baka ito na yung matagal mong pinagdadasal, yung opportunity na to. Appreciation. This is 4 A's of gratitude. Number 1 is appreciation. Number 2, approval. Okay? This works for sa mga uplines and sa mga downlines and everybody, no? That you need to give praise and approval in every occasion and accomplishment. Give praise for every good effort. Give praise in every good idea and suggestion. Praise immediately. Praise specifically and praise regularly. Tama? Nasa totoo lang, natatanda ako nung nag-start ako mag-network. Meron kaming home party ni Press Money, no?
may home party kami na siya dapat ang speaker. Okay? And ako yung nag-host ng home party na yon kasi downline ko. So, tinawagan ko siya, pre, sasang ka na, magsisimula na tayo. Ang sabi niya sa akin, on the way na ako bro, malilate na, baka malate ako, ikaw muna ang mag-talk. Eh bago pa lang ho ako nun. Bago pa lang ako nun ha. So hindi ko pa masyadong kabisado yung marketing plan. So I have no choice. Dahil nandun na yung mga tao, naghihintay na, so kailangan kong mag-step up. Tumayo ako, nag-talk ako. Hindi ko alam kung tama yung sinasabi ko, basta mag-talk ako. Pero okay lang kahit mali yung sinasabi ko. Bakit? Hindi naman alam nung kausap ko kung tama o mali yung yung sinasabi ko kasi hindi rin naman nila alam yung sasabihin ko. Tama ba? So nag-talk lang ako na nag-talk. Ang hindi ko alam, itong upline money ko pala, ang ating press money Pascual, ay nandun lang sa gilid. Nakikinig lang. Alam nyo, after ko mag-talk, hindi ko talaga alam ang sinasabi ko, pero after ko mag-talk, he praised me immediately. Anong sabi niya? Pare, ang galing mo. Tama? He praised me specifically. Tama? Ang lupit mo. Pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga alam yung sinabi ko. Pero anong naramdaman ko nung prinaise ako ng upline ko? Tumaas yung self-esteem ko. Nagkaroon ako ng belief sa sarili ko. Tama? Talagang yung kumpiyansa ko ay nabuo. That's why dun sa mga uplines na nandito o sa mga downlines, sa may downlines and dun sa mga kahit saang bagay, you always say thank you and good effort. Ang ganda ng ginawa mo. Actually, ako ginagawa ko din po yan sa mga kasama natin dito sa opisina. Kasi sabi ko, good job. Okay, maganda. Thank you. Nagsasabi rin ako ng thank you sa kanila. Okay, pagka maayos at maganda yung ginagawa natin. Tama? And kasi dun mo maa-uplip yung mga kasama mo sa grupo. Lalo na kung nagbi-build ka ng organization. Tama? Na you need to uplip each and every person na kasama mo. Lalong-lalo na sa business na ginagalawan mo ngayon. So praise immediately. Praise specifically and praise regularly. Na pag meron kang downline kahit hindi pa marunong, sabihin mo lang sa kanya, grabe ka, ang lupit mo. Bakit? Lahat naman ng hindi marunong, nagsimula rin yan. Lahat naman ng marunong, nagsimula rin yan na hindi marunong. But along the way, dahil sa process, natututo yan, gumagaling yan. Tama? Kaya kung ikaw, bago ka ngayon, hindi mo pa masyadong master yung business, okay lang yan. I believe in you. Naniniwala kami sa'yo. But all you have to do is to learn the business. Master the business. Gawin mo yung business regularly. Gawin mo yung business just like a habit, yung bisyo. And believe me, pag ginawa mo yan, magiging katulad ka rin ng mga upline mo. Gagaling ka rin. At pag gumaling ka, lalo na meron kang tamang attitude of gratitude, maniwala ka sa akin, isa ka rin sa magiging top earner dito sa Unified and Products and Services. Right? Okay, next. Admiration. Okay, that's isa sa mga A's ng gratitude. Compliment people with their accomplishment. Yung sinasabi natin, good job. Admire every person to raise their self-esteem and make them more happier. Kasi pag pinipraise mo ang isang tao sa accomplishment na ginagawa niya, nagiging masaya siya. And imaginein mo, pagka binigyan mo ng compliment ang downline mo, ang upline mo, o kung sino man yung nakapaligid sa'yo, dahil ginalingan niya at binigyan mo ng compliment, anong gagawin niyan? Mas lalo niya pang gagalingan. That's why marami hong tao, minsan nakakalimutan yan. Lalong-lalo na yung mga nasa taas, no? That's why, dun sa mga upline, this is a reminder. Reminder po ito na baka nakakalimutan natin na hindi na natin nabibigyan ng accomplishment o napipraise ang downline natin. Baka mamaya, pag tinawagan mo yung downline mo, okay, instead na sinasabi mo, good job, ang sinasabi mo,
Ilan ang pay-in mo? Nakapag-encode ka na ba? Bakit wala kang downline? Bakit wala kang direct? Okay? And ang masakit po niyan, pag hindi nakakarinig yan ng accomplishment and puro negative ang naririnig niyan, sad to say, baka mawala yan. Tama? So it's very important sa group natin o sa business partners natin, sa organization natin, it should be that kailangan natin merong tinatawag na harmonious relationship. Dapat maganda yung relationship natin sa mga downlines natin. And believe me guys, network marketing is a relationship business. I've been in the business for 18 years. Sinabi Sir Bong, 22, nauna lang sila sa akin. 18 years pa lang ako sa ganitong business. And gusto kong sabihin sa inyo, ang nakita ko po sa negosyo ng network marketing that you need to apply here in Unified Products and Services. Marami akong nakita na mga tao na kumikita pero nawawala. Why? Maaring may galit sa upline. Hindi na masaya. So yun yung mga reason. Pero may nakikita ako. Minsan, kahit hindi kumikita, hindi nawawala. Why? Kasi masaya. Tama? And yung relationship niya with their upline, downline, business partner, crossline is very harmonious. That's why, doon ho, sa mga nandito ngayon, sa mga uplines na nandito, kailangan ho natin na magkaroon ng harmonious relationship sa mga upline, sa downline, sa crosslines, and each and everyone na nakapaligid sa negosyo na ginagawa mo ngayon. It's very important, okay, that you need to admire and compliment the accomplishment ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Next, attention. Okay? This is all about good listening attitude, no? Isa rin, parang pwede mo siyang i-relate sa pag-network, no? Attention, this is one way of saying gratitude. Okay? Listen patiently. Listen quietly. Listen calmly. And listen without interruption. Listen without interruption is one way of saying or an action of respect dun sa tao na nagsasalita. Listen calmly. Listen quietly. In short, dito mo mapapractice yung tinatawag na good learning and listening attitude. Why? Sabi nga, a good leader is a good listener. Tama? The secret of gratitude is to count your blessing. Okay? Iyan yung mga apat eh. Diba? So it's very important na baka mamaya kasi doon sa mga nandito nanonood, no? Kasi ang tema natin ay right direction. Para itong direction ng 2021 natin ay maganda na. Okay? So, baka mamaya kasi hindi ka na nakikinig sa upline mo. Baka mamaya, acne ka na. Alam mo yung acne? Alam ko na yan. Training na naman. Napakinggan ko na yan. Diba? Marami kong tao ganun. Alam nyo ho, sa totoo lang, ang training, gusto ko sabihin sa inyo ha, ang training ho ay para sa bago, para matuto sila. Ang training ay para sa bago, para matuto sila. Ngayon, ano yung para sa luma? Ang training para sa luma, para ma-remind ka. To remind you. Bakit? Kasi baka mamaya, umiiba ka na ng daan, umiiba ka na ng landas. That's why still you need to attend the training. Why? To remind you. Para at least na maintindihan at malaman mo na baka mamaya may mga bagay ka nang nakakalimutan na dapat gawin. That's why ako every time na nakikinig ako, minsan naiisip ko, tama eh. Nakalimutan kong gawin yun. Na dapat pala ginawa ko. That's why it's very important na may upline na nagre-remind. Merong mga coaches na pinakikinggan mo sa training na pinakikinggan mo. Mga downlines, listen to your training sa mga uplines mo. To remind you, sa mga bago, this training will help you to have a right direction this 2021. Okay? And the secret of gratitude is to count your blessing.
Ngayon, marami ho tayong blessing na nakapaligid sa atin. Ngayon, naintindihan mo na o nalaman mo ba o ngayon ba ay na-appreciate mo yung mga bagay na yon na minsan ay nakalimutan mo na. Na pwede pala yon na pwedeng magpabago ng buhay mo. And most successful people have an attitude of gratitude. That's why may training tayong ganito, may jumpstart tayo, dun sa mga nagsisimula ngayon, dun sa mga bago na naandito ngayon. Practice the attitude of gratitude. Say thank you sa mga taong nakapaligid sa'yo. Say thank you dun sa mga opportunity na meron ka ngayon. Kung meron kang pagkain sa pagkainan mo, say thank you. Kung nandiyan ang parents mo, say thank you. Thank you sa air, thank you sa eroplano. Nakakapag-travel ka. Okay? Thank you sa COVID. Bakit thank you sa COVID? Yes, bakit? Alam nyo, sabi nga eh, in every bad situation, maraming na di-discover na hindi mo kayang gawin pero kaya mo pala. In every bad situation, merong good opportunity pa rin. Kaya lang, bakit maraming tao, pag nagkaroon ng ganitong challenges, ay inis na inis, galit na galit sila. Bakit? Kasi nakapokus lang sila doon sa negative na yon. Bakit hindi ka kaya mag-focus sa mga bagay na pwede ka palang matuto o pwede ka palang gumaling? Na nakikita ko sa Facebook, dating flight stewardess, ngayon, kaya palang mag-bake. Tama? Na dati, ikaw, hindi mo alam yung Zoom, banok ka sa mga ganito, pero ngayon, marunong ka na. Tama? Nakakapag-meeting ka na through Zoom, nakakapag-papaying ka. Marami nag-excel. Marami ang umasenso during this pandemic. Naalala ko ho, nung panahon na uso ang brownout, okay? Naalala ko nung uso ang panahon ng brownout, mainit, summer. Okay, summer. Laging brownout. Walang kurinti, walang electric fan. Okay? Meron akong napanood o nakilala na isang tao dahil sa challenges na yon, nakakita siya ng opportunity. Alam niyo yung nakita niyang opportunity? Alam niyo ba yung pinipindot na maliliit na electric pan? Tama? Okay? Dahil brownout, nakita niya sa bad situation na yon, yung good opportunity, anong ginawa niya? Nagbenta siya ng mga electric pan na ganun. Alam mo, kumita siya ng malaki. Yung mga nagbebenta ng alcohol, dati alcohol, di natin pinapansin. Tama? Pero ngayon, ang laki ng kinita nila. 'Di ba? Yung face mask, 'di ba? Daming yung itsura ng face mask. Correct? So marami hong yumaman pa rin. Marami pa ring umasenso during this pandemic. In short, guys, you need to see beauty, opportunity in times of crisis. Naintindihan ho natin? Huwag ho tayong mag-focus sa negativity. Huwag tayong mag-focus sa COVID. Andiyan na 'yan. Andiyan na. Hindi na hong mawawala yan. Kasama na natin yan. Then all we have to do is to adjust and adapt. Yan ang susunod. Yan ang susunod na topic natin. That you need to adjust and adapt. Paano yun? Mamaya. Grabe yung susunod na speaker natin. That's why ngayon, ikaw, kung ano ang blessing, kung ano meron ka ngayon, you need to be thankful. Ulitin ko, the secret of gratitude is to count your blessing. Bilangin mo yung mga blessing na nasa paligid mo. Marami yan. Marami yan. Believe me. Di ba? Yung boses mo, pag nagsasalita ka, misa sinasabi, wala na akong boses, di na ako makapagtok. Pasalamat ka nga, may boses ka. Yung iba, walang boses. Correct? That's why, kung ano man yung binigay sa'yo ng ating pinaka-grand upline na nasa taas, be thankful and use it responsibly. Okay, so meron ako ipapanood sa inyong video. Okay, meron ako ipapanood sa inyong video. Okay, maliit, konti lang to, maikli lang to para ho mas lalo nating maintindihan kung ano ang gratitude. Guys, please watch this.
Sometimes in life we pass over the simple beauties that surround us and shift our focus to the things that chip away at our spirit. Gratitude is a funny thing. When we take life for granted and fail to show gratitude, our fearful minds let our ego take control. A couple days back, I came across a story about a young woman traveling down the street. She came across a man begging for money on the side of the road. When she looked down, she saw an empty bowl next to him and a cardboard sign that said, "Blind, please help." As she looked up around the busy, crowded streets of downtown, she noticed that nobody was helping him. So she decided to take action into her own hands. She took a pen out of her pocket, grabbed the cardboard sign, flipped it with messages. And one I'd like to share with you is, it's not happiness that brings us gratitude. It's gratitude that brings us happiness. So, yeah, napanood natin na, alam mo yun, na yung isang kulube, okay, nangihisa ng limos dun sa mga dumadaan, walang pumapansin sa kanya. And meron isang babae na nakita siya na nakalagay dun sa karatula ng bulag ay, "I'm blind, please help me." So, ang ginawa niya, kumuha siya ng ballpen, pinulat siya dun sa cardboard nung bulag, naririnig nung bulag na may nagsusulat dun sa cardboard niya. And then nagbigay ng tulong yung babae, then naglakad siya. And then, na-curious ngayon yung bulag, kung ano yung nilagay nung stranger doon sa cardboard niya. Nagbila siya ng tao, sabi pakibasa nga, and then nakalagay doon sa cardboard na thankful siya, at least nakikita niya yung mga magagandang bagay. So, guys, yun yung sinasabi natin na yung minsan yung mga bagay na nakikita natin ngayon ay yung mga bagay na hindi nangyayari, ay hindi magandang nangyayari sa kapaligiran natin. Try to change our mindset na we need to see yung mga bagay na magaganda na nakapaligid sa atin. And believe me, you'll become more happier. You'll become more healthier. Why? Kasi merong study ng mga psychiatrists and psychologists na every time that you say gratitude and you practice gratitude, okay? Yung merong sa utak ko natin na merong scientific name, hindi ko maano, na naaayos, and you will feel good. And once you feel good, you will attract good things. And nandun din po yan sa tinatawag na law of attraction. And that is a law of gratitude. Okay? That's why minsan hindi na natin yan napapractice. Try to practice that. Try to do it 25 to 28 days na every day. Ako, ito ginagawa ko. Sabihin ko po sa inyo, yung ginagawa ko, pagising ko, hindi kagad ako tumatayo. Kasi unang-una, pag nakahiga ka, bigla kang tumayo, baka mahilo ka. Okay? So unang-una, i-relax mo yung sarili mo. Ito yung ginagawa ko everyday. Pagising ko, meron akong pinakikinggan na 5 minutes of motivation gratitude. Okay? Na uulitin ko yung sinasabi nung nagtotok doon sa video na yon. Okay? Na-downloaded yon sa YouTube. So, yun yung sinusundan ko na everyday na I thank you for this day, thank you for my life, thank you for my parents, thank you for the food. So, 5 minutes yon. And then after that, pakikinggan ko naman yung morning prayer ko. After ng morning prayer, doon na ako babangon. Pero hindi pa ako tatayo, uupo lang ako, titingnan ko yung mga aso ko, tama? Papainit na ako ng tubig, and syempre, magtitimpla ako ng mangosteen coffee, and doon ko na ayusin yung higaan ko, yung mga bagay na dapat kong gawin,
bago ko tingnan yung telepono ko. Marami ho, pagising, anong binubuksan? Telepono kagad. Ang masakit, pagbukas mo ng telepono, puro negative pa ang makikita mo. So, paano mo sisimulan ngayon yung araw mo? Umpisa, importante yon tuwing umaga. Pag umpisa, pagbukas mo ng telepono mo, balita na merong pinatay pero nabuhay, di ba? Merong kung ano mang kanegatiban, yung boss mo, kung ano mang katrabaho mo, kung ano may mga inggit na yan, o selo, o away, believe me, your day will not be good. Pero kung sisimulan mo yung umaga mo with a gratitude, believe me, your whole day will be a good day. Okay? So ngayon, ano yung dapat mong gawin? Ito yung dapat mong gawin. Bibigyan ko kayo ng tip. Okay? Ito yun, guys. Listen, panoorin natin to, no? Basahin natin to. When we focus on our gratitude, the tide of disappointment goes out and the tide of love rush in by Christine Armstrong. Ulitin ko, when we focus on our gratitude, the tide of disappointment goes out and the tide of love rush in. Okay, so ngayon, ito yung papraktisin na dapat mong gawin every day to cultivate the gratitude. What to do? Number one, make a list of all the things you are grateful for. Sulat mo. Ano ba yung mga yan? Salamat sa kama mo. Salamat sa unan mo. Diba? Salamat sa masarap na tulog mo. Salamat gumising ka. Salamat sa kape. Salamat sa takure. Tama? Salamat sa init. Salamat sa araw. Salamat sa hangin. Salamat sa mga bagay na meron ka. That you need to be grateful. Okay? Pag sinimulan mo ng ganyan, believe me, salamat sa kapartner mo, salamat sa upline, salamat sa downline, salamat sa ating mahal na presidente, Emmanuel Pascual, at nagkaroon ng ganitong opportunity. Tama? Make a list of all the things you are grateful for. May kotse ka, pasalamat ka. Bakit marami? Walang kotse. Parang ganito, kanina nag-uusap kami ni Sir Noel Urbano, okay, isa sa mga trainer natin, head ng ating, head ng ating you shopping. Sabi niya minsan nagmumotor daw siya. Nagmumotor si Sir Noel Urbano, nakikita niya yung mga nakatabi niya sa sasakyan, mga nakamontero, mga nakakotse, mga naka-aircon, siya nakamotor lang. Na minsan nagkakaroon siya ng tinatawag na self-pity. Okay, or envy, o naiinggit siya. Pero sabi niya, dumarating din sa point niya. That is good. Listen guys, no? Na pag nagmotor siya, nakikita niya yung mga nakamontero, naka-aircon, mga naka-SUV, naka-kotse, na-airconan. Siya nakamotor lang. Pero sabi niya kanina, minsan daw, nakikita niya sa daan, maraming tao naghihintay ng sasakyan at walang masakyan. So nakita niya nung umpisa na nagkakaroon siya ng tinatawag na envy or inggit, no? Pero in a way, pag nakita niya yung ibang tao, doon niya naiintindihan na mas blessed pa rin pala siya. Bakit? Kasi siya ay nakakauwi ng mabilis sa bahay nila dahil meron siyang sasakyan. Samantalang ang iba nahihirapan sumakay ng sasakyan dahil wala silang sasakyan. Mahirap ang transportation. Tama? So nung napakinggan ko siya kanina, sabi ko, okay yan, maganda yan. Natuto ako. And sabi ko, isishare ko nga yan. Okay, that's why guys, sa mga nanonood, make a list of all the things you are grateful for. Pasalamatan mo yan. Next, make a list the things that surrounds you right now. Tingnan mo yung nasa paligid mo, pasalamat ka. Tama? Make a list of the things that surrounds you right now that you are grateful for na meron ka. Salamat ka kung ano man meron yan. Di ba? Maging grateful tayo. And send or write thank you or love note to 5 person every day. Okay, sa upline mo, sabi mo say thank you. O ngayon sa mga nanonood ngayon.
I-comment mo dyan. Thank you, upline. Sa mga upline naman na nanonood, i-comment mo rin dyan. Thank you, downline, with, ano yun, i-mention mo yung pangalan niya. Okay? Every day, gawin mo yan. Na magpasalamat ka. Ako, sa gasoline station, pag nagpagas ako, thank you. Okay? Pag nagpark ako dyan, thank you. Pag nagbayad ako ng parking, thank you. Pag nagbayad ako ng pagkain, thank you. I always say thank you. Bakit? Kasi it's a gratitude. At babalik sa'yo yan. Tama? Always say thank you to nothing. Ano yun? Yung paggising mo sa umaga, thank you. Di ba? Pasalamat ka lang. Tama? That will feel you good. Magkakaroon ka ng magandang pakiramdam and your day will be happy for the entire day. Tama? So I hope, guys, that's the end of my training. Thank you very much. Jumpstart 2021, right direction. So this will help you a lot. Okay, dun sa mga nagsisimula at sa mga uplines na nandito, to remind us, para ma-remind ho tayo sa ating gagawin na tamang direksyon this 2021.